Good morning, guys. Bali, mag-unbox tayo ngayon ng nabili natin sa Shopee. And by the way, hindi po ako sponsored ng product na ito, no? Sadyang binili ko lang siya para magamit ko sa mga content ko at saka sa mga activities na gagawin ko. Bali, ito siya, no? And from Shopee. Okay. Bali na natin. Bali, ito yung wireless microphone. Ang brand name is BOYA. Nakikita niyo. Good afternoon. So, papunta na tayo ngayon sa Oval para mag-test ng wireless microphone. Ang product is BOYA. Okay? So, abangan niyo po. Okay. Bali, I'm not recommending this wireless microphone to attach on an action camera. Narinig ko yung wind, no? Talagang rinig na rinig mo, halos hindi na marinig yung boses. And by the way, papunta tayo ngayon sa ano, sa Oval na. Ito na yung way palabas sa amin patungo doon sa highway papuntang Oval. Medyo maganda yung panahon and ano na to, malapit ng mag rush hour kasi almost 5 PM na. Labasan na ng mga estudyante at saka ng mga employee. Pauwi na sa kanilang mga bahay. Oh, ito na yung ito yung pinaka main highway, no? Ito medyo naipit nga tayo dito. Meron kasing malaking truck. Dalawa sila. Yung nasa left and then yung sa right, yung J&T. Diyan sila nag-load kasi. And kanina meron akong shipment. J&T kasi yung pinaka-courier ko din. So, ito na. Malawag yung kalsada kasi naipit yung yung mga sasakyan dun sa likod. Oh, ito yung kalsada papunta sa papunta sa Oval, no? Saan tayo gagawa ng mga test, iba't ibang klaseng test. Kita nyo naman, hindi ganun ka traffic pa. Pati yung mga nakakasalubong natin. Dito sa bandang kaliwa, marami dyan bilihan ng mga motor. Nandyan si Yamaha, si Motor Trade, tsaka si Filtech. Marami kang madadaanan dito. May mga bilihan ng kubo, ayan, yung Undox. Bumibili tayo dyan kapag tinatamad ng magluto. Ito yung tinatawag na Santa Isabel Junction. Pakaliwa, papunta dun sa bayan mismo. Nandun yung Seymour, Pure Gold. Pero meron ding supermarket sa bandang kanan. Yun yung red cam niya. No? Nilagpasan na rin natin itong Shell gas station. Tapos, approaching tayo dito sa Kapilya, sa bandang kanan. Ito yung lokal ng dinalubihan. Nakasamba na rin kami dyan, no? Paminsan-minsan, nandyan kami. At kapag merong mga activities, no? Dyan ginagawa kasi malaki yung kapilya nila. Sa bandang kanan, yan yung eskwelahan nung Casares. Isa sa pinakamalaking school dito sa dinalubihan. So, going straight, no? Meron ding isang eskwelahan, yung St. John Academy. Ano din yung simbahan nila? On the left side. Tapos sa right side, nandun yung yung pinaka-plaza. Mga tambahan ng mga estudyante. Tapos meron din mga food park dito. Makikita nyo, no? Ayan. So, malapit na tayo. Yun nga. Nasa kaliwa yung St. John, sa kanan yung plaza.
Tapos sa bandang kanan, makikita niyo diyan yung mini stop. Sa kaliwa yung Ropaalino. Motorcycle. Bilihan ulit ng mga motor. Ayan, yun o, mini stop. Marami din ditong mga service center ng motor. Hindi ka mauubusan. Speaking of hindi mauubusan yun, marami tayong mga gagawing mga makabuluhang content, no? Tapos yan, yung mga tips niya, mga tutorials, review, tapos at the same time, yung mga travel, yung mga biking, yung mga jogging, at kung ano-ano pa, kasama yung family ko. So, yun ang target ko, no? Family vlog naman. Siguro, this coming weekend. So, yun, dire-diretso lang, no? Ito yung kalsada na papuntang malapit na sa Palengke, sa Betica, at kung ano-ano pa mga establishment, no? Halos kumpleto na din. Meron din dito mga bike shop. Itong itong iron ito. Ayan. Tapos, hindi pa rin naman mawawala yung mga residential area dito. Ayan. May mga car wash din siya, no? And kung mapapansin nyo, ang daming tricycle, ang daming dipadyak. Kasi, yun talaga yung dito, means of transportation, tsaka mga kinabubuhay ng mga taga dito. Simple lang, pero nakakaraos din naman sila sa buhay. Yung nakita nyo, bandang kaliwa, dyan yung dinalupihan public market. Katapat niya yung butika, yung weaker. So, ano na tayo? Kakana na tayo dito, no? Papuntang barangay Kataasan, makikita nyo yung eskwelahan. Yung San Ramon Elementary School. Yan, kanan tayo dyan. Sundan lang natin itong kotse. Okay. Bali, nakikita nyo yung malaking tanki doon. Ayun yung water district. So, yan yung office ng water source dito sa bayan ng Binalupihan. Ito na, makikita nyo yun. Yan na yung arko. Barangay Kataasan. Paglagpas mo dyan, maya-maya lang, pandang taliwa. So, nag-overtake na ako dito sa sakyan, no? Kasi, kakaliwa na tayo dyan, mamayang konti. Yan. Kung maano mo, ito na, merong green na poste. Yan. Lagpasin lang natin yung tricycle. Ayun. Malawak ang parking space dito. Motor, dala ka ng kotse or bike. Safe naman, no? So, ito na. Park lang tayo. Okay? Palipad tayo ng drone para makita natin yung buong area. As you can see, guys, dito tayo gagawa ng mga different tests ng ating BOYA VY-V-20 wireless microphone system. Wala kasing masyadong obstruction and we'll check kung talagang legit na 50 meters without obstacle ang transmission range ng mic na to. Nakikita naman ninyo yung full aerial view kung gaano kalawak yung magiging test area natin. Kitang-kita yung roof ng mga houses in 100 meters high altitude. Dito din ako madalas mag-jogging, depende kung anong free time ko. It's either morning or afternoon. Pero sa ngayon, sa afternoon muna tayo, dahil sa sobrang lamig kasi sa umaga, kaya hindi tayo masyadong pinagpapalisa. I need to go home early because papasok yung mga anak ko sa school. Pero alternate naman ang ginagawa ko, jogging or biking. Pinaglalaanan ko talaga ng time kahit busy tayo sa work or business. And take note, importante kasi ang pag-ehersisyo para sa ating kalusugan. By the way, yung previous content ko na ginawa ay patungkol dito sa Tinalupihan Athletic Ground or tinatawag nilang Oval, at ginawa ko yun in the morning. Wala kasi akong ginagawang high altitude nung time na yun dahil nakafocus ako sa mismong ground at sa pool description. Baya ngayon, nag-test flight ako sa hapon at syempre, hindi mawawala ang ating pag-ehersisyo. Ito na, malapit na tayo doon sa pag-landing natin. Makikita niyo dyan, merong dalawang poste ng ilaw kung saan tayo magkasagwa ng range test. Hello, night test. Pali,
walking, test muna natin sa ano, sa running or walking itong ano, itong microphone, kung okay siya ano. So ikot muna tayo ng isa dito sa oval, tapos pwede tayong tumakbo ng konti, and then later pwede tayong mag-range test, no? Ayan siya. Ayan. May mga ginagawa nila. Pa-practice. Ayan. May mga activities dito. Maya-maya, we'll try to run. No? Bago ako mag-range test. So, ito yung Boya na nabili natin sa online, no? Through Shopee. Ayan. Takad lang tayo. Kaya natin ito kumuntong konti. And now we're running. Tingnan natin kung okay pa din. Maririnig yung hihingal ko dito. Hello, hello. So, ito na, test natin. Pindutin ko lang tong noise reduction. Medyo mahangin kasi, okay? Lalayo ako. Layo tayo. Ayan. Hello, hello. Test. Mic test. Mic test. Mic test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. May ilang meters na kaya ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hindi ko na alam kung rinig pa din. 1, 2, 3. Takbo na ako. Talikod ako. Hanggang doon sa postes. Sabi ko. Okay. Poste. Babalik na ako. Okay. Isang ikot. Ayan, tingnan ko kung abot. Kasi based on specification, this is 50 meters daw yung range without obstacle. At tingin ko wala namang obstacle dito. Eh malaman natin kung na-record. So wala akong idea kung ano yung nangyari. Okay. Ayun, ayun na nga. Medyo meron akong napansin, no, nung nag-range test ako. Nung nakalayo ako, medyo yung sound siya, nag-gumaralgal. Siguro ang dahilan ay nakatalikod ako. Pero pag ikot ko dun sa poste, biglang nag-okay yung reception, no? Yun yung poste na yun. Biglang umokay siya. So, hindi na, baka na-block lang yung ano ko. Yung, na-block yung reception, no? Dahil nakatalikod. Pero overall, no, siguro may gagawa ba ng ganun kalayo na ano, na audio, no? Maganda pa rin yung may malapit, siguro gantong range, no, balik sa salita. Tapos at the same time, yung tipong nakikita mo pa rin yung cellphone mo, baka mamaya kinukuha mo ng camera yung pala, nadampot na pala yung phone mo. So, by the way, ayun, no, and test ko mamaya dalawang mic. Hanap lang ako ng kakausapin natin dito. Pwede kaya siya? Subukan natin. Subukan natin, ha? Sir? Sir, pwedeng keyboard? May nagtetest kasi ako ng microphone, eh. Pwedeng salita ka lang. Ayun. Ikiklip ko lang dito tapos mic test lang. Okay lang? Ayun. So, ayun yung camera. So, sige, salita lang. Lol. Ayun. Bali, lagi ka nag-ano dito? Nag-jogging?
Ngayon lang po dito, pero sa ibang lugar po kami. Ah, okay. Sige, ayos siya na sports. O sige, salamat. Ilan ka lang kasi, dalawang mic. Ang inaano ko kasi, isa lang yung sa akin kung gumagana. Okay, nice okay. Meeting you. Salamat. Okay. Ako na, sorry. So, ayun. Palibuti na lang, may nakausap tayo na ano, na napabura na pwede rin magsalita siya. So, tingnan natin kung na gumana yung ano, yung dalawang microphone, no? Okay. Ayun, balik tapos na tayo yung tumakbo. 5 kilometers din tayo. Ayan, sunset na siya. Ayun. Ay, pawis, sarap. Kawala na stress. Ayun. Stretching lang tayo saglit. Ayun, so, bali dito ko siya nabili sa store na to. Ano siya? Ang model number is BY-B. Series, wireless noise cancellation microphone. Lavier mic for content creators. 2.4 GHz for iPhone, action camera, laptop, and PC. Okay? Meron siyang apat na variation, no? Available siya sa iOS and Android devices. Ayan siya, oh. BYV1-V2 tsaka BYV10-V20. So, yun. Magaang lang, 6 grams. No? Yung transmitter at saka yung siguro, yung 9.5 grams yung ano, yung dalawang mic, no? I'm not sure. Tapos sa omnidirectional na rin. Ba, maganda. So kahit saan yung position ng ano mo, ng bibig mo, eh talagang mapipick up niya. So widely used scenario. So yun, mobile journalism, blogging, content creation, live streaming. Tapos pag i-charge mo siya, approximately 2 hours. Saglit lang, and then magagamit mo siya ng 9 hours, no? Matagal-tagal na din yun para sa ano, para sa mga content creator. Ayun, meron siyang smart noise reduction, high definition recording. Ayun nga, ito. Ayun, yung noise reduction button. Okay. Ayun, nandito na yung explanation. Ayun nga, nag-range test ako kanina. 50 meters or 164 feet. Tested in an obstruction free. Yung kanina sa oval yon, wala masyadong obstruction doon. Yun na nga lang, nung tumalikod ako, nakita natin yung obstruction, no? Ayun. Meron na yung clip. Yeah. Andyan na rin, no? Nandito na rin yung mga indication, no? Ng mga ano, ng mic. Tapos, ito yung pinaka-specification niya, no? Yung iba medyo technical. Ito yung ito, dalawang klase for ano, Android tsaka ano, iOS. Ito, yung mga product review, no? Kita naman ninyo. Yan. Balik na tayo dun sa taas, no? Tingnan nyo rin yung mga, ano, mga review. Yung mga nakabili na at saka sa YouTube. Pero wala pa ako nakita kasi sa YouTube na ganitong model na may nag-review eh. Local or foreign. So first time tayo, no? Ayan, madali lang siya. Plug and play. Ayun na nga. Yun, meron siyang noise reduction. Okay? Ayun. Sa mga compatible sa mga iba't ibang klaseng devices. Ayun. So, kita nyo naman, no? So, okay na. So, guys, marami pa tayong mga gagawing mga reviews, no? Sana magustuhan nyo yung mga susunod ko pang gagawin. At saka, nagustuhan nyo rin yung reviews ko rin ngayon, no? Abangan nyo na lang yung mga, ano, yung mga susunod ko na videos. See you on my next product review or kung ano pa yung mga gagawin ko, mga
vlog. I hope to see you again, and then don't forget to to like and subscribe to my channel, Nahesa TV. Okay, thank you.